Pero ang bahay ba talaga ay magandang investment? Bago ko sagutin yan, Venus, kailangan natin kung ano ang investment. What is investment? Ang investment ay isang bagay na may halaga na kikita ng pera sa hinaharap. So, yung tanong mo kanina kung ang bahay ba ay investment, magiging depende ang sagot ko dyan. Di ba? Eh, bakit laging invest ka sa bahay? Oo. Kung ang bahay, pinaparentahan mo, at kikita ka nun, no? Then that becomes an investment. Mm-hmm. Kung ang bahay din, binili mo, para in the future, ibenta mo sa mas mahal na halaga, kikita ka, then investment nga yung bahay. Pero kung titirhan mo lang... Kung titirhan mo lang siya, it's more of an expense, really. Sa school, no, hindi naman hindi tayo tinuturuan na ang paraan ng pagkita ay pwede rin sa investment. Ang lagi lang sinasabi sa atin ay mag-aral kang mabuti. Tama, para kumita ka. Oh, para makahanap ka ng trabaho at doon ka kukuha ng kita mo. Oh, oh. Pero sa in our age, no, in sa panahon natin ngayon, kailangan na ng investment to couple or para i-augment, para dagdagan yung kita natin sa pagtatrabaho. Typically, ang investment, pumapasok yan na passive income. Mm-hmm. Anong mas magandang income para sa'yo, Venus? Yung pinagtatrabahuhan mo o yung kahit hindi ka nagtatrabaho, eh meron kang natatanggap? Siyempre, yung nakaupo lang akong ganun. Diba? Ang iba't ibang klase ng investments ay real estate, stocks, bonds. Ang savings ay isa ring investment. Pag magtatayo ka ng business, investment din ito. Ang unang investment natin dapat ay mag-open o magbukas ng savings account. Talaga ba? Parang aliit-liit lang naman ng wala, parang wala halos kinikita ang savings account. Oh, totoo yan. Pero kailangan mo munang mag-practice ng savings discipline bago ka magpunta sa investment. Kailangan magkaroon ka muna ng emergency savings, makabili ka ng insurance that will cover your life, no? And then after that, saka pa lang tayo makakapag-usap ng investment. Okay, so magkano ba talaga dapat yung ini-invest ko? Ideally, you should invest as much as you can. But to simplify, 15% of your income should go to savings and 20% of your income should go to investments. Medyo tumatanda tayo. Like ako, 27 years old na ako. Hindi pa ba huli para mag-invest ako? Venus, ang 27 ay hindi pa matanda. Okay? Marami atang sabihin natin matanda yung 27. Kung titignan mo yung retirement age mo, if you say you're going to retire at 65, that's more than 35 years pa. Wow. Of doing work and doing investing. So it's not really too late, no, to do investments. And even if kung ikaw ay matanda na, no, 50, 55 years old, dapat ka pa bang mag-invest? Para sa akin, oo, pero kailangan lang i-manage yung expectations. So, balikan natin yung tanong mo kanina, no? Kung ang bahay ba ay magandang investment. So, yung bahay mo, investment ba siya? Sa ngayon, hindi. Okay, so paano mo pwedeng gawing investment yun? Pwede siyang parentahan. Oo, of course, no? At meron, hindi ko alam if you've already heard of it, no? Airbnb, pwede mong ilagay sa Airbnb. True, alam mo na. In that manner, pwede mo pa rin siyang tirhan, and yung few rooms na nandun, pwede mong parentahan yon. And then, part of it now becomes income to you.